Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Good day mga kauntahan. Welcome to a brand new episode of People's Court. Ako po muli ang inyong abogado, Attorney Al Jumrani. At syempre pa, hindi makukumpleto ang People's Court kung wala ang the one and only Judge Jing Oyenco Nolasco. Hi Judge Jing. Hello Attorney Al. At sa lahat ng ating mga kauntahan, ako po muli si Jing Oyenco Nolasco, isang dating hukom. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan while watching this latest and newest episode of People's Court na talaga namang kapanapanabik. Diba, Attorney Al? Yes, Judge, especially since what we will be discussing today is truly something new and non-traditional. Oo nga, pero bago pa natin i-disclose sa ating mga kahuntahan kung ano nga ba ang pag-uusapan natin today, magbalik-tanaw na muna tayo sa past episode natin on the BSKE Post-Election Court Remedies, kung saan nakasama natin ang napakagaling magpaliwanag, yes, no, na si Judge Myra Kiambao. Roll VTR. One vote counts, really. There are cases when isa lang yung lamang ng kalaban. Mm-hmm. So, the power of a vote is really compelling, di ba? And it is a constitutionally guaranteed right. Mm-hmm. So, let us not waste it. Mm-hmm. And let us always give effect to the true will of the electorate. But it should be in accordance with the Constitution, the law, and the rules. Thank you to our production team for the highlights video, and thank you ulit sa ating special guest si Judge Myra Kiambao for a simple, straightforward, and truly enlightening discussion kung ano-ano nga bang available na court remedies pagkatapos ng BSKE. Ang galing talaga magpaliwanag ni Judge Myra. Tayo mismo, di ba, marami tayong natutunan sa kanya, Attorney Al. Kagaya na lang nung diniscuss niya about the available court remedies, which are the election protest and co-waranto. Gaya nga ng paliwanag ni Judge Myra, an election protest pertains to the casting and counting of votes, while a co-waranto naman is regarding the qualifications and eligibility of a candidate. Yung election protest may be filed by a losing candidate, specifically in a single slot position like the punong barangay, yung second or third placer ang pwede mag-file noon. Pagdating naman sa multi-slot position, katulad nung sa Kagawad, saka yung sa SK, no? Yung fourth, ito yung pinaliwanag niya, yung apat na kandidato after the last of the six winning candidates. Yung placer, nilagay niya pa yon. Sabi niya, 7th to 10th placer. Yun lang ang pwede mag-file noon. Now, note po, voters cannot file an election protest. Pero doon naman sa co-waranto, yun po pwede raw i-file, sabi nga ni Judge Myra, by any registered voter doon sa barangay. And note also po mga kauntahan that both the election protest and co-waranto should be filed within a non-extendable period of 10 days from the date of proclamation. Diba? Now, saan naman ipa-file ang election protest at co-waranto? Gaya rin po ng paliwanag ni Judge Myra, since BSKE ito, then both the election protest and co-waranto, kung may magpa-file ng ganun, dapat po yung i-file dun sa designated election courts sa first level courts po natin. Pero pag single sala ang first level court, doon na siya ipa-file. Kahit hindi, kasi pag wala single na, sala, talagang lahat sa akong niya. Hindi na i-raffle yun. Yes. What about you, Attorney Al? Ano naman ang iyong takeaway from that episode? Wala. Sinabi mo na lahat. Grabe ka. Meron naman. Alam ko, meron. Meron naman. Ayun, so thank you, Judge G. And thank you rin kay Judge Myra sa pagpapa-unlock sa ating imbitasyon. Sa ulitin po, Judge Myra, ha? Yung gusto ko na may emphasize is actually continuation. Kasi sinabi mo na lahat eh. Kaya continuation na lang sinabi mo, Judge Jing. Regarding dun sa election protest and co-waranto. Specifically, ano nga ba ang grounds for the election protest and co-waranto? As Judge Myra discussed, kasama sa grounds for election protest ang fraud, irregularities, and illegal acts tulad ng vote buying, flying voters, before, during, and after the casting and counting of votes, terrorism, or violence. Samantala, for a co-waranto naman,
patungkol ito sa ineligibility of candidates, hence qualifications-based, kagaya ng edad, citizenship, at syempre residence, kasama din ang disloyalty to the Republic of the Philippines, at kasama dyan yung crimes involving national security, sedition, rebellion, treason, coup d'etat, even violation of the firearms law. Tama. And note po mga kauntahan, conviction for the said crimes is not a precondition for a co-warranto proceeding. Tama. Ebidensya no? Lang, no? Oo. Na bawa may nasabi ka against the government. Yeah, ganyan, treason na yun. Hindi kailangan na para ano mo, ang defense eh, ano, wala dapat pa eh condition. Wala pa naman. I was just accused of that. Hindi. Doon yan papatunayan doon sa co-warranto. Diba? Kung totoong ganun. Yes. Maraming salamat for that, Attorney Al. Nako, truly enlightening ang episode natin na yan on the BSKE post-election court remedies. Mm-hmm. Ang dami pa nga nating na-discuss doon eh. Kaya mga kauntahan, panoorin niyo po yun. It's now available sa Facebook page at YouTube channel ng GNN People's Court together with all our previous episodes po. Just click on the episode that you would want to watch and voila, yun na po. Watch, learn, and enjoy. Yes, at syempre pa mga kauntahan, para marami rin ang makinabang at matulungan sa pamagitan ng proper legal information, please like, follow, subscribe, and share our Facebook page and YouTube channel and all our episodes po. Mm-hmm. And as always, maraming salamat po sa mga kauntahan nating nag-share at nagsishare na ng mga episodes natin. At advanced thanks din po sa mga mag-share pa lang. Mm-hmm. As we always say here on People's Court, Judge Jing, okay. Knowledge is power and sharing is caring. Ayan, no, diba? Mga kauntahan, kung gusto niyo naman pong panoorin ang mga episodes ng People's Court na talagang fresh na fresh, no? You can catch po the latest episode po natin sa premiere airing nito tuwing Sabado, alas 7 po ng gabi sa One Media Network or formerly GNN na mapapanood po sa GSAT Direct to Home Satellite TV Channel 1, Sky Cable Metro Manila Channel 73, Pacific Cable Channel 44 at UHF Free-to-Air TV Channel 45 sa Metro Manila po. And then we also have Channel 44 sa Pampanga, Channel 48 sa Naga, Channel 44 din sa Baguio at sa Cagayan de Oro, Channel 46 sa Marawi, Channel 50 sa Bacolod, Channel 45 sa Cebu at Channel 43 in Zamboanga, among others. Correct. Sa diba, natin. Dami. Oh, dami. Tulad nga nung sinabi mo, di ba sa hotel, sa iba. Iba ang channel. Basta hanapin nyo lang yung One Media Network. Yes. Ayan. At tulad ng sinabi namin kanina, kung hindi nyo naman napanood ang premiere airing ng episode, may replays po ang latest episode ng People's Court on different times of the day and night for the entire week hanggang bago mag-premiere airing ang next episode. Yun. And mga kauntahan, kung wala po kayong cable provider o kaya naman po ay nag-iisip magpalit ng cable provider dahil walang One Media Network sa channel sa cable provider ninyo, please consider po GSAT kung saan may access po kayo not only to the other exciting homegrown shows of One Media Network like People's Court, kundi pati na rin po sa iba pang local and international channels. For information and installation, please visit po www.gsat.asia o di kaya naman po ay bisitahin nyo ang social media accounts ng GSAT katulad na lang po ng Facebook page nila na at GSAT Direct TV. And with that, it's time for our special shout-out sa mga piling mga kauntahan natin sa YouTube at Facebook, Judge Jing. Yes, Attorney Al. Now, sino nga bang una nating babatiin? Yes. So, Judge, ang una nating babatiin, ang maswerteng babatiin natin today ay ang kauntahan nating si Ma'am Susan Laron Balajay na nag-message sa atin sa Messenger hindi lang isang beses kundi dalawang beses. Noong November 4 and 5, 2023 na mga positive messages starting with good evening, God bless, and with a prayer emoji. Yeah. So maraming salamat po Ma'am Susan and please continue to watch and support People's Court po. Oo, nakakatuwa actually yung padala ni Ma'am Susan. Meron pa siya talagang prayer. Yes. Magkasunod na araw po yan. Oh, yeah. So maraming salamat po Ma'am Susan sa napakagandang mga mensahe niyo at blessing po para sa amin. And may God bless you more as well. Now, yung next special shoutout po natin ay para sa kahuntahan nating si Mario Anunuevo na nag-comment doon sa isang pinost nating picture sa Facebook Attorney Al. After nung hindi tayo nakapag-taping ng 3 weeks, yung may kuha tayo doon sa labas. Ayan. Na ang sabi niya, ito yung message niya, carry on People's Court, mabuhay kayo. Ayan. Diba? Nakatuwa. Salamat po Sir Mario at patuloy niyo pong panoorin at suportahan ng People's Court ha.
Again, maraming salamat po Ma'am Susan at Sir Mario. Sana po ay patuloy niyong subaybayan ang People's Court para mas marami pa kayong matututunan tungkol sa batas. Tama, Attorney Al. And with that, it's time for our personal shoutouts na. Now, sino ba ang babatiin mo ngayong araw na ito? Yes, thank you, Judge Jing. So, ang una kong babatiin ay ang aking auntie baby. Ah, okay. Oo, ang patunan na sa US ngayon. No? So, happy birthday sa'yo. Ayan, so, nakaka-miss, no? Kasi, isa siya sa mga naging ano inspirasyon at saka talagang nagpanaging second mother ko noon. Yes. Kasi naman si Mommy kasi 'di ba nasa ano siya noon, nasa abroad, nasa Saudi katulad ng Mommy mo rin. Ayan, siya naging OFW siya. So para ang naging second mothers ko noon is yung mga tita ko. Uh-oh. So isa siya doon si Auntie Baby. Auntie Baby. Ayan. So muntik na nga akong doon na talagang tumira sa kanila, no? Maging guardian ko na sana siya. Pero ultimately, lumipat kami na Zamboanga para makasama naman si Papang. So si Papang naging inatay. Inanatatay. Meron silang tawag din doon. Natay. Oo, ayan, nanay at tatay. So anyway, susunod kong babatiin ay mga lawyers and staff ng Gankayco Balasbas and Associates, ang dati kong law firm. So I was there yesterday and super saya lang namin. Oh. Sabi nga nila sa akin, pumupunta ka lang naman dito pag may kailangan ka. Natural. Ba't ako pupunta kung wala akong kailangan sa inyo? De, joke lang. Ayun, so, de, joke lang talaga. It's always my pleasure no to be there with them. Kasi super sayad talaga. Parang hindi ako umalis. Parang ako nagbakasyon. No? Ayan. So hope to see you again. No? At lalo na malapit ang Christmas party ninyo. In-invite ko na talaga sarili ko. Sabi mo, napupunta ako. Ayan, sa December. Parang given na. Yes, given na. So in-invite ko na sarili ko. So I'll be there. Oh, yeah. So how about you, Judge Jing? Belated happy birthday sa Auntie Baby mo. At hello sa lahat ng mga taga-Gangkay ko. At sana dun din sa law office namin ganun. Yung mga dating lawyers. Bumalik. Bumalik. Pero ngayon naman, in fairness sa kanila, dumadalaw-dalaw sila. Ang ano ko lang is parang yung sa inyo, di ba? Kahit matagal ka nang nawala sa Gangkay ko, kahit through the years, talagang pabalik, bumabalik ka. Sana ganun din sila. So, kasi nga may kailangan ako sa kanila. Ay, ito naman, hindi naman sa mga iba. Talagang dumadalaw. Kahit wala sila kailangan, dumadalaw sila. Dumadalaw sila. So, okay din naman. Okay. And yung sa akin naman, belated happy birthday naman nung November 13 sa dati naming executive judge sa Tanawan City, Batangas. Si Judge Arcadio Manikbas, ang tawag ko sa kanya is Judge Arc. Although yung mga taga-Batangas na mga judges, ang tawag sa kanya, Arking. Judge Arking. Ako mas ano, Judge Arc. Ganyan. So belated happy birthday, Judge Arc, at sana'y magkita tayo uli soon. Huwag yung message mo sa akin kasi nag-reply siya sa happy birthday ko. Sabi niya, sige, lilibre na lang kita pag 90th birthday ko na. Tagal pa noon, grabe ka talaga. Maglilibre ka naman ulit kahit doon na sa mga tabi-tabi na kapihan. Diba? Pumunta ka raw kasi doon. Dumalaw ka raw doon. Sige, pero hindi, may pinagkitaan na kasi kami before. Ah, okay. So doon na dito, lang. Wag naman doon kasi wala time. Actually, gusto kong bumalik ulit. Pero wala kasing time. Kailangan mo kasi iplano talaga. Talaga. You have to plan it to go correct there. Correct. It will happen. Yeah. Yes, ayan, so happy birthday, Judge Arc. Mm-hmm. Ayan, so may you have many more birthdays to come. Yes. At dahil dyan, or with that, no, let's do a topic reveal na. Mm-hmm. So mga kauntahan, mahilig ba kayo sa mga sci-fi movies or yung science fiction movies and TV series? Mm-hmm. Napanood nyo ba ang Terminator movies at iba pang mga ganong pelikula kung saan ang artificial intelligence or AI ay nag-take over na sa mundo? Mm-hmm. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, sa aspetong legal po. Truly an interesting topic, Attorney Al, and I'm really looking forward to our discussion about this later. Kasi nakaka-intriga rin naman, no? Kung nasaan na nga ba tayo pagdating sa AI, at least yung konsepto natin, no? Sci-fi pa rin ba o realidad na? At anong legal effects nito, no? Alamin natin mamaya yan sa second and third segment kung saan makakasama natin ang ating special guest na talagang nakakatuwa kasi talagang nag-specialize siya correct dito sa ating topic. True. Ang ating special guest po ay totoong tao po, ha? Hindi po siya hindi po siya AI. Kasi isipin niya. Dahil AI ang topic, so AI din siya. Parang sa isang channel, di ba, na gano'n sila ng AI ng mga sportscaster sa... Correct. Yung guest po natin, hindi po yun. So, totoong tao po. Ayan. At syempre, bukod doon, may sasagutin muna tayong dalawang featured questions sa ating second segment na Legally Speaking. Mm-hmm. So, ready na ba kayo mga kauntahan? Abangan nyo po, abangan po natin yan sa pagbabalik ng People's Court.
Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court or Legally Speaking segment, mga kauntahan. It's me again, former Judge Jing Uyenco Nolasco. At syempre pa po, hindi pwedeng mawala ang abogado ng ating mga kauntahan na si Atty. Al Jumrani na naka-recover na sa kanyang Meron konti na lang. Yes. Unlike last week na talagang super husky voice. Diba? Diba? Napanood ko nga yun last week. Parang grabe ang Effort talaga ako doon. Pero may mas okay-okay na. Yeah. So, hi again sa'yo, Thank you, Judge G. Mm-hmm. At saka, doon sa mga advice po kung anong gagawin ko, para nga gumaling yung aking lalamunan. Oh, hindi ka muna kumanta. Hindi muna. At saka talaga, iwas muna sa malamig. True. Talaga, talaga siya pa-rest. Very good. Pero diba sabi ko nga last episode na I was afraid no, na baka mawala talaga siya. So yun, kahit na sa tingin nyo maliit na bagay lang, no? Kailangan talaga alagaan niyo pa rin yan. So again, welcome back to the People's Court. Ito po ang legally segment kung saan ay Legally speaking segment. Kung saan po ay meron tayong sasagutin na tanong mula po sa inyo. At pagkatapos ay magbibigay tayo ng overview tungkol sa topic natin on artificial intelligence and the law. Mm-hmm. Ayan. Bago natin ipapakilala ating special guest. At dahil FG ako ngayon, the first gentleman, feeling generous. I'll take the first question. So what's our first question, Batay ni Al? Wow, Judge. Sana ganyan every week, no? FG ka, para sa iyo na lagi ang first question. Although FG ka naman talaga. Feeling ganda. Hindi, maganda talaga tayo. Parang pangit pala dating ng feeling ganda. Kasi hindi maganda, feeling lang nagmamaganda. Hindi, maganda naman talaga si Judge. Pero nga GGSS. Gandang-ganda sa sarili. Diba? Ako, hindi naman po ako ganun. Maganda na talaga. Ganun ang yabak. Ayun na, so doon na lang tayo sa feeling generous. Feeling generous. Sana every week, kasi nga magpapasko na. Pwede rin, pero pag kaganoon, yun ang Christmas gift ko sa'yo. Wala nang iba. Ay sige, alternate na lang tayo. Huwag na lang yung every week ikaw sasagot. Dahil gusto ko makatanggap ng Christmas gift sa'yo. Yung tangible, ha. Anyway. Dahil ganoon, alternate. Sige, meron kang matatanggap na Christmas gift. Gusto ko talaga. At ako rin, ha. Tangible din, ha. I still remember yung birthday ko ba yun o Christmas ba yun? Alin? Na yung relo. Yung yan. Yeah. Tapos yung support the cancer. Nakakatulong din sa mga, batang may cancer. Yan. Actually, yung hint na yun, bigyan mo ulit ako ng bagong relo. Ganun. Basta merong something to benefit joke, the others. It's the thought that counts. Tsaka yung bag. Binigyan din kita ng bag. Binigyan mo akong bag. Yung may mga na. Sanskrit ba tawag doon? Yung ano yun? Alibata. Filipino rin. Yeah. Filipino. By local. Made din yun. By local. Yes. Yan, tama. Sige. Pero anyway, kahit ano basta galing sa'yo, I will appreciate ako it. Ako rin. Mm-hmm. Basta tangible din. Tangible din. Okay. Anyway, so our first question natin ay galing sa kahuntahan natin. Itago na lang natin sa alias na si Richard. Mm-hmm. Ang tanong niya, Judge Jing, alin po ba ang mas dapat sundin? Ang HOA bylaws or ang Magna Carta po? Mm-hmm. Yan, ganda ng tanong ni Richard. So maraming salamat at ni Al for reading the question of alias Richard. And of course, thank you Richard para sa iyong straightforward na tanong. Mm-hmm. And maganda siyang pag-usapan. No? Okay. So Richard, yung Magna Carta po ay isang batas na ipinasa ng Kongreso noong 2010. Ito po ang Republic Act No. 9904 or the Act Providing for a Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations. Dahil ito po ay isang batas sa ipinasa ng Kongreso, necessarily mas mataas or primary po ito kesa po sa HOA bylaws or yung Homeowners Association bylaws. Na actually po, yung bylaws po ng Homeowners Association, dapat consistent yan sa Magna Carta natin. Kaya nga po, no, kung may inconsistency
ang bylaws ng Homeowners Association dun po sa Magna Carta natin, po pwede pong questionin yung inconsistent provisions na yon ng HOA bylaws. Kasi true. Dapat ano siya, sumusunod siya. Oh, meron akong laging naalala yung pagkaganyang question. Remember kasi diba, the HOA bylaws source its authority or validity from the Magna Carta. So, ibig sabihin, the spring cannot rise above its source. Tama diba? Ka doon. Yan, ayun. Correct. So, thank you, Judge Jing, for that. Mm-hmm. And now, I'm ready for the second question. Okay. Ano bang ating second question? Ito ay galing. Ikaw ang tinanong, eh, no? Ang second question natin, Attorney Al, ay galing sa kahuntahan natin na may YouTube username na at Gemini Abiral 2870. At yan. Isa din na at user number 1234. At user number something something. Hello po, ma'am, sir, attorney. Need ko po sana advice nyo. Hiwalay po kami ng kinakasama ko, mga anak ko po, nasa poder ko. At ako nagsusuporta lahat. Tapos, may binili po ako na lupa noon. Bale, yung pinang down po, nagsasama pa kami that time. Pero, nung naghiwalay po kami, ako na ang nagbayad hanggang sa ma-fully paid ko po yung lupa. Dapat po ba kami hati doon? Dapat po ba hati? Dapat po ba hati kami kahit di kami kasal? Yun ang tanong niya. So, ano masasabi mo doon, Attorney Al? Thanks, Judge Jean. At thank you din sa ating question sender. Mm-hmm. Nasagot na rin natin itong tanong na ito sa YouTube mismo. Oo. Pero for general information ng ating mga kauntahan, for sure, many of you will find yourself in a similar situation. Yes. Mm-hmm. Ang sagot natin sa tanong ni at Gemini Abiral 2870 ay, sa mga nagsasama pero hindi kasal, ang property regime nila ay co-ownership. Ayon yan sa Article 147 ng Family Code. Mm-hmm. Sa tanong mo, sir, hindi malinaw kung may ambag ba ang ex mo dun sa pagbili ng lupa. Mm-hmm. Ganun pa man, ayon sa Article 147, a party who did not participate in the acquisition by the other party of any property shall be deemed to have contributed jointly in the acquisition thereof if the former's efforts consisted, no, in the care and maintenance of the family and of the household. Mm-hmm. Kaya kung ang dating kinakasama ninyo ang naiwan sa bahay para mag-alaga sa mga bata habang kayo po ay nagtatrabaho sa ibang bansa, yung pag-aalaga sa mga bata ang kanyang ambag o parte doon sa pag ano pundar ng inyong property. Mm-hmm. Ngayon dahil hiwalay na kayo, pwede naman i-partition ninyo ang lupa o i-reimburse ang ex nyo dun sa share niya sa lupa. Ayun, napakaganda ng paliwanag ni Attorney Al. No? At I hope na naliwanagan ka at Gemini. Si at Gemini na lang. Oh, ano? Yes. At salamat ulit sa ating mga question senders. So mga kahuntahan, kung kayo po ay may tanong din para sa amin tulad ni Elias Richard at yun na nga po si at Gemini Abiral 2870, please let us know po. You can send us po a direct message via Facebook Messenger or you can post po your questions as a comment in any episode of People's Court on Facebook or YouTube. Pati po sa TikTok, pwede rin po kayo mag-DM po sa amin. However, paalala lang po uli mga kauntahan, kapag may aktwal na kaso na kayo or nagbabadyang maging kaso or urgent po ang concern ninyo, kumonsulta na agad sa isang abogado, private man yan o public, or sa nearest IBP local chapter or any law clinic sa pinakamalapit na law school sa inyo for proper legal assistance para sigurado maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang legal advice. Mm-hmm. Sila po kasi ang mas makakasuri ng inyong mga specific na tanong at concerns. Dito po sa People's Court, tanging legal information lang po ang pwede naming ibigay sa inyo. Yun, tama ka doon, Attorney Al. Actually, yung mga ibang nagsusend sa atin ng questions na kinakailangan ng legal assistance, yun din naman ang sinasabi natin agad na pinakamaganda, magpunta na sila agad doon sa PAW. Tinuturo na natin, no, kung kanino pwede pumunta. So, sa Public Attorney's Office, doon sa IBP, local chapter, tapos sa mga law clinics nga ng law schools. Kasi, yun ang agay na sinabi talaga natin. Yun na, kailangan kasi may actual legal assistance. Saka yung iba nga, diba, mga dokumento pa. Yes, oo. Kaya sinasabi na natin agad na, yun na, doon ang diretsyo na. So, and paalala rin po mga kauntahan, tulad po ng sinasabi sa disclaimer po sa simula ng ating show, wala rin pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan po naming mga hosts ng People's Court at ng mga kauntahan nating nagtatanong sa amin, no? So, tandaan po natin yon. At with those clarifications and reminders, Attorney Al, pwede na tayo magpatikim, no, tungkol sa ating topic today on artificial intelligence and the law. Yes.
Actually, I just want to be sure. Oh, ano? Are you real? Oh, ikaw, are you real? Yes. Okay. Nagduro. Ayan, totoo tao po si Judge J. Hindi po siya artificial intelligence. Si Attorney Alden po, I guarantee. Hindi po lumulusot yung aking dalili. Sarin po, ayan. Oh, ayan. So, may tanong muna ako sa'yo, Judge J. Dahil nga, mahilig kang magsulat, no? Nakagamit ka na ba ng ChatGPT? Actually, hindi on my own. Nagpatulong ako dun sa boys ko kasi parang may time. Na sabi ko, hanap tayo, gawa tayo ng fitness program for me na bagay sa akin at my age, 51 years old. Tapos yun nga, si Bunso, gano'n, no? Parang tinanong yung mga specifics about me, how many days a week, ano yung mga, ano nga to, fitness level. Tapos sandali lang, eto na ang fitness plan na ginawa para sa akin using ChatGPT. So, despite that, parang sabi ko, oh, okay to, no? Pero parang ako on my own, parang, hindi pa rin. Okay. So, hindi mo pa nagagamit sa pagsulat, no? Sa pag-compose na isang legal document. Hindi pa. Parang nag-ano pa rin ako doon. Parang may reservation ako sa paggamit ng gano'n. Parang yung mga gano'n na medyo safe na pag tinignan mo, mukhang okay naman. Yeah, kasi, okay lang yun. Kasi nga, they can compute naman yung body weight, ayan, something, diba? Kasi to tinatanong heart, yan. Gano, diba? Tapos meron pa nga siyang variation. Kasi sabi ko, nung pinakita sa akin yung program, sabi nung anak ko, ay sabi ko sa kanya, ayoko nung merong push-up, hindi ko kaya mag-push-up. Tapos sila na niya yun. Crunches, okay lang. Push-up, ano, sabi niya. Tapos biglang, ano, in-input na gano'n. Ay, na-modify. Oh, galing. So, hindi na yung traditional push-up, para yung push-up sa wall. Ayoko, kaya ko yun. Correct, correct. Okay siya. Kaya pagka, actually, tinuloy mo yun, you don't need an instructor. Ayun na nga. Kasi di ba yun ang gawain ng mga personal trainers, yung gagawa ng program. Tapos yun, biglang nagawa ni ChatGPT. Kaya lang, ayun, kung parang sa ganun, okay siya. Pero sa legal documents, parang hindi ko pa maano. Pero ikaw, ano naman ang ano, karanasan? Kung may karanasan. Marami akong karanasan. Pero wala pa akong karanasan dito sa ChatGPT. Okay. Pero actually, recently, doon sa mga naka-Windows, no, na-update yung inyong Microsoft Edge, pati Microsoft Office. No? Okay. Ang Windows nyo ngayon, meron na tinatawag na Copilot. Oh, talaga ba? Oh, so parang na siyang AI. Well, actually, it's an AI, no? As in, parang na siyang assistant, no? Like, if you need anything, just tell the co-pilot. Kasi hahanapin niya yun sa'yo. Ah, talaga? Pero syempre, I just use it sparingly, no? Kapag nagsasearch lang ako. Hindi ko pa siya nagagamit. At lalo na yung ChatGPT. Pero may nakita ako sa Facebook, no? Nung paggawa siya sa ChatGPT na isang parang reaction paper. On parang World War II ata yun. Basta isang historical event. Maayos, maganda. Kasi yung English grammar, especially kasi challenge sa mga Pilipino ang English grammar, di ba? So, ito, Pilipino gumawa nito. Pilipino, okay. So, ang galing nung ano, proud na proud siya sa doon sa ChatGPT kasi ang galing na pagkakasulat, no? And doon, okay yung ChatGPT. I found na napaka-useful kasi yung information na kailangan, ang AI na ang humugot nun sa entire web, no? Para dun sa article. Para dun sa paper na yun. Which, by the way, yung nag-request, no, yung gumawa nun, at saka yung readers niya, mabi-verify naman na kung tama ba. Sino yung mga allied powers, axis powers, ganyan. Pero I think, kung specialized yung topic, tapos hindi pa ganun ka readily available yung information, hindi maganda ata ang AI. Kasi, I think the AI is just using or making use of what is available. Pero kung wala yung information na yun, ay talagang kailangan mano-mano mong gagawin. Oo nga. Naalala ko naman, yun nga, kasi naano natin itong ChatGPT, yung sinabi mo, ginamit sa reaction paper, okay ang grammar, okay yung mga nailagay doon, no? Eh, yung isa naman, yung lawyer sa US, yun yung medyo matindi, kasi itong lawyer na to sa US, gumawa ng motion, no? Ito, sa New York, kundi ako nagkakamali, sa New York yata siya based. Gumawa siya ng motion na kailangan niyang i-file sa court. Ang kaso, masyado siyang nag-rely doon sa ChatGPT na yan. Ang resulta, yung ginawa ng ChatGPT, no, isang motion na puno ng mga kaso, rulings, at quotes na hindi pala totoo at gawa-gawa lang. So, ito namang si lawyer, finay niya agad yung motion pagkatapos daw siyang i-assure nung bot, no? Kasi bot yung ano doon, no? Ang assurance daw kasi sa kanya, the cases I provided are real and can be found in reputable legal databases. Yun daw sabi ni bot. So, parang ito naman,
si lawyer, hindi na siya nag-check. Siguro nagmamadali. Parang sabi niya, okay na to. Inassure naman ako na nandiyan talaga. Eh, hindi naman pala ganun. So, ang dami palang mga so, may nakapansin na inexistent yung mga kaso niya. Parang sabi niya yata nung pinagpala nung judge, ano to? Eh, wala naman itong mga kaso to. Ayun tuloy. Kaya, ayun, pumutok yung balitang yun. Kasi this year lang yun nangyari. So parang, ang sabi nga, yung mga traditional ano thinking na sabi, oh yan, yung mga old school, sabi, iba pa rin talaga yung old school na ikaw na yung gagawa ng ano, ng parang by hand. Or kung mag-ganun ka man, dapat yung ano pa rin, ikaw pa rin. Yung parang support lang kung alam mo legal research. Parang ganun. Yes, correct. Mm-hmm. Nako, Judge, though with all due respect to that US lawyer, hindi naman kasi siya dapat totally nag-rely dun sa motion na ginagawa ni ChatGPT. Oo, oh, oh, tama ka dun. The motion could have served as for draft purposes lang, no? Mm-hmm. Which the lawyer should have fine-tuned. Sana fine-tuned na lang niya. Mm-hmm. Lalo na nga pagdating sa pag-verify ng mga cases, mm-hmm, rulings and quotes na sinight ni ChatGPT sa motion. Oo, oo nga, hindi diba? Yung final niya lang kasi agad, eh. Parang talagang ano lang, oh, parang preliminary draft, ganun ang ginawa niya. Kasi nga, bilang isang lawyer whose name and signature will appear in the pleading or motion to be filed, dapat sinigurado ng lawyer na yun na tama ang motion niya at yun na nga pati yung contents nun, yung mga supporting, yung mga citations niya doon, di ba? At ni-revise niya as needed. Yung mga, for example, yung mga kaso, eh, wala naman pala yun. Dati revise niya. Correct. So, with all due respect to him, yung ginawa niya constitutes negligence. Di ba? At kung dito yan sa Pinas, malamang na-SIPRA na siya. Yung SIPRA po, mga kauntahan, the Code of Professional Responsibility and Accountability na ethical code po ng mga abogado. Kasi nga po, it is our duty as lawyers to be diligent in our work and to ensure that we provide the best ethical legal assistance we can provide to our clients. That includes ensuring that whatever we file in court, like motions, are well-written and correct and accurate yung mga nandoon, di ba? Amen to that, Judge G. Reminder yan sa atin lahat, no? Oo. Na masabuti pang manumano at isigurado kang tama. Oo, yun sa research mo. At sa katrabaho mo, di ba? Correct. Kesa naman yung you rely on ChatGPT. Oo, solely. Kaya dito sa Pilipinas, may mga lawyers na rin kayang nagpa-assist kay ChatGPT sa pag-draft ng pleadings. Ano kaya ang naging resulta? Oo nga eh. Alam mo na, curious ako din dyan eh, no? But more than ChatGPT, gaano nga ba kalawak ang paggamit sa artificial intelligence dito sa Pinas? Lalo na nga sa profesyon natin, no? At ano ang legal effects and consequences of using AI? Judge, naalala ko tuloy bigla yung nabanggit ni Chief Justice Alexander Gismundo last August 26, 2023. Mm-mm. Dun sa speech niya during the alumni homecoming ng aking alma mater. Umaten ka ba doon? Ang Siliman University, hindi. Okay. Hindi ako umaten kasi meron akong ganap dito. Pero yun ang sayang kasi yun yung alumni homecoming, supposedly kami yung, ano ba tawag doon? Ano kayong host? Yeah, host, saka featured batch. Oo, featured kasi batch. Kasi 2023, 20 years na namin. Ah, pero hindi kayo yung host kasi 2050 yun eh. Pero nakaano yun, per 5 yun, di ba? Per 10 sa amin. Ah, per 10 sa inyo. 2030. Ah, di kayo. So kami yung 20. Okay. So may 10 din. Uh-oh. So I think yung mga 10, yun yung mga millennials. Uh-oh. So kami yung mga Gen X. Tapos syempre mga 30s. Ayan. So kaya, sayang yun nakapunta. Pero we were able to find nga yung transcript ng speech ni Chief Justice. Mm-hmm. At ang sabi niya ito, AI will usher in the redevelopment of the judiciary e-library, which will include AI-enabled tech to improve its legal research capabilities. At yan, kailangan ng mga lawyers yan, yung legal research. And that through natural language processing, the same technology behind ChatGPT, we will install a search engine that will provide more accurate and reliable results. Mm-hmm. Diba? At saka baka mamaya chronological para yung latest ang ma-cite, diba? Mm-hmm. Using machine learning, search algorithms will constantly self-improve based on the feedback of users. Oh, diba? Yan ang sabi ni Chief Justice. Tama. And add lang natin, sabi pa ni Chief Justice, dun sa same occasion na yan, no? Quote-unquote,
AI-enabled tech will also generate analysis based on words and phrases, including their context from previous cases or legal precedents, and predict and suggest possible outcomes for new cases. Ayun. Interesting din, kasi nag-demo pa si Chief. Sayang nga, hindi ka. Wala ako doon. Nung alumni homecoming, kasi patungkol yon dun sa AI-enabled legal research, kung paano to nag-work, no? Yes. Nag-present si Chief Justice ng isang video kung saan limang magkakaibang tanong ang sinubmit sa AI platform na e-library data assistant, ranging from scenario-based legal queries to a request for a summary of Supreme Court decision. Wow. At ang bilis ni data assistant, per question within 30 seconds may sagot na. Dinemo ni Chief yun noon. Diba? Galing. No? So malaking tulong talaga sa legal research. In fact, iniisip ko pala, sometimes kasi we are confronted with this very complicated legal questions, Kaya paminsan talagang sumasakit na ang ulo ko talaga kakaisip ng posibleng argument. So, ibig sabihin, AI can help. Kasi yung isa dun sa tanong ni Chief, parang pang bar nga yung tanong, yung scenario. Bibigyan na situation, tapos may sagot to AI. May sagot na. Ayun, nakakatuwa. Although, syempre, ang final say dapat, nandun pa rin sa lawyer. Tama. Kasi una-una siya na mag-argue nun. Correct. No? At saka dapat believed talaga siya dun. Oo. Kaya, especially kung paano gamitin ang product ng AI-assisted research in the lawyer's particular case. Especially sa pleadings niya. Correct ka dun. Ang dami pa nating pwedeng pag-usapan at pagkwentuhan tungkol sa topic na ito. Pero mas maganda, Attorney Al, nakasama na natin ang ating special guest dito sa discussion. Yes. Kaya huwag na natin patagalin pa, Attorney Al. Ipakilala na natin ang ating special guest for today. Yes, Judge. Mga kauntahan, our special guest has an MSc or Master of Science in Data Science with distinction from the Asian Institute of Management alongside his Juris Doctor from the UP College of Law. Wow. He also has a Bachelor of Science in Materials Engineering degree from the UP Diliman. Galing, no? Sobra. He is a law reform specialist at the UP Law Center and teaches legal bibliography, data science, and AI as a faculty of the UP College of Law. Mm-hmm. He is also a junior associate at the J.R. Santiago and Associates Law Offices and handles cases, renders legal opinions, and provides consulting on intellectual property. Oh, diba? Ang galing. And add ko lang, Attorney Al, nakasama ko siya, ang ating special guest dun sa MCLE lecture sa Capiz. Okay. Magkasunod kami ng lecture siya yung nauna. Yes, nabutan, kilala kita. Recruiter ka ng mga guests. Nabutan ko siya. Pero doon ko siya kinulit. Actually. Doon sa last part, yung last part ng lecture niya, nabutan ko. Tapos nga, very interesting yung lecture niya about AI. No? So parang, ano pa nga, parang feeling ko nga kulang yung time. Or dapat naka-attend ako ng mas maaga para mas na napanood ko yung lecture niya. Tapos parang sabi ko, iba na talaga mga kabataan mag-lecture. Para ako traditional. Siya talaga, ang galing ng presentation niya. Nakakatuwa. May motion yung PowerPoint niya. yung mga traditional. Tayo, click. Next slide. Yan. Siya, may mga videos incorporated. Yes. Nakakatuwa. Na kaya I'm sure na magiging interesting din ang discussion natin today on this topic. So without any further ado, mga kauntahan, please welcome Attorney Senando Angelo Santiago. Yes. Okay. Hi, hello. Attorney Jello. Hello, thank attorney. You very much. Attorney Angelo or Attorney Jello? Ano mas kasama? Attorney Jello. Attorney Jello. Yeah. So thank you very much for accepting our invitation. I know you're very busy, tsaka in demand ka sa MCLE, pero pinagbigyan mo kami. Maraming salamat po sa paanyaya at magandang hapon po, magandang umaga at gabi sa libo-libo nating kahuntahan. Nako, maraming salamat ulit talaga, Attorney Jello, kasi ito rin parang medyo natuwa ako talaga na natuloy. Hindi lang medyo, natuwa ako talaga. Kasi nga, kailan ko pa siya inimbitahan? March pa yata. March this year. Tapos hindi natutuloy. Ngayon, natuloy na siya. And before we go to to the serious discussion, I'm sure magiging interesting about our topic today. Meron lang kaming personal question sa iyo, no? Kasi nga, we're talking about AI. Tapos nga, nagsispecialize ka na rito. Paano ka ba nagsimula dito sa field na to on artificial intelligence? So, yun lang naman. Kasi kanina sabi ko sa kanya, meron personal question, pero surprise. Sabi niya, kaya ko ba sagutin niya? Yeah. Kasi sabi ko sa kanya, kaya mo yan. Yun lang naman. Actually, nagsimula ako, no? Ang track ko talaga, intellectual property. Okay. So, my mom is an intellectual property law. So, bata pa lang, mahilig na ako sa innovations, inventions. I see. And then, I decided na
to go to AI because it's mm-hmm. it's a thing, no? It's a thing now. It's sumisikat na siya. Mm-hmm. So I realized now when I went into AI, mm-hmm. ang lawak ng sakop. Mm-hmm. Nakabalik din ako sa intellectual property mm-hmm. and even other fields of law. Napuntahan ko, nabalik ako sa tax, gano'n, mm-hmm. no? Parang may usapin din pala ng tax, may usapin mm-hmm. ng labor sa AI. Uh-oh. So, I found it a very interesting area kasi mm-hmm. bago siya, pinag-uusapan mm-hmm. siya ngayon mm-hmm. and we are, papunta na tayo din eh. So, correct. How do we help shape, you know, our system, legal system, para doon sa future na yun? Ayun, tingnan mo na. Kaya, parang ano siya, no? Napaka swerte ninyo na you have, in fact, embraced it, no? Kumbaga, wave into the, this is the wave of the future. Mm-hmm. And you have decided to surf it. Maraming mga lawyers na very traditional. Uh-oh. At takot dyan sa mga new ideas. Uh-oh. Laging traditional. Ah, dito lang tayo sa criminal law. Dito tayo mm-hmm. sa ito. Kasi ito yung safe. Uh-oh. Pero ito talaga, this is something new. And then, it's good na that you have decided uh-oh. To surf the wave of the future. Correct. Ayan. So, thank you very much, Attorney Jello. Mm-hmm. Now, mga kauntahan, ready na tayo for a more in-depth discussion on artificial intelligence and the law after this short break. Kaya stay tuned, mga kauntahan. Magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po uli, mga kauntahan. Welcome to the Amicus Curiae, ang third segment ng People's Court. Ako po uli ito, Attorney Al Jumrani, with the one and only Judge J. Oyenco Nolasco. Hi again, Judge. Hello ulit sa iyo, Attorney Al, and of course, our special guest, Attorney Angelo Santiago, or Attorney Jello. And to all our kauntahans, it's me again, Jing Uyenco Nolasco, a former judge. Welcome po to our Amicus Curiae segment kung saan po may kasama po tayong special guest na tinatawag natin na Amicus Curiae or friend of the court para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today, we are truly honored to have as our special guest, Attorney Angelo Santiago, to discuss about artificial intelligence and the law. Yes, that's nice. Mm-hmm. And to maximize our time with Attorney Jello, simulan na natin ang discussion, Judge J. Yes, and of course, as always, Attorney Al, ikaw na. Ang venom sa pagtatanong. Correct. Go ahead. Yes, parang challenging din talaga na ako magtatanong. Although ako mahilig ako sa technology, pero indeed, no, hindi ko pa masyado naiintindihan to. Kaya perfect tong question na to. Mm-mm. So, Attorney Jello, in the simplest terms possible, mm-mm. ano nga ba ang artificial intelligence at bakit importante pag-usapan ang aspetong legal nito sa Pilipinas? At ano ang mga halimbawa ng artificial intelligence, at least dito sa atin? Oo. Okay. So, maraming salamat po sa napakahirap na tanong. Sabi niya, ito yung compound questions. So, parang sinakop na lahat. So, ito try natin ipaliwanag no, in very simple terms kasi maraming definition ng AI. No? Mm-hmm. Walang iisang legal definition or even among academics. No? But may mga elemento siya na pare-pareho. Mm-hmm. No? So, artificial intelligence, basically, it is just kakayanan ng computers na makapag-isip mm-hmm. na parang tao. Okay. No? So, paano mag-isip ang computer? Wala namang utak, mm-hmm. di ba? So, kasama doon sa artificial intelligence, may mga taong gumagawa ng architectures, mm-hmm. di ba? Ng mga algorithms at yung mga technical terms na narinig natin. So, pagpalagay natin, no, sa isang AI, may gumagawa, may programmer ka, may developer, mm-hmm. at paano natututo? Siyempre, yun yung next question natin. Mm-hmm. Eh. Paano natututo ang AI? Mm-hmm. Dalawang bagay. Mm-hmm. AI can learn kapag you give it. Mm-hmm. If i-program mo, kumbaga, mm-hmm. if
this, then that. If else, if, then that. No? Kung ito, then ito. Yeah. Ayan. Ganun. So, binigyan mo siya ng algorithm. No? Mm-hmm. Algorithm. Technical na naman masyado yan, sir. Mm-hmm. So, ang algorithm po, actually, ginagawa natin sa pang-araw-araw na buhay. Ayan. Okay? Mm-hmm. So, itong algorithms ang isang characteristic ng AI. Mm-hmm. Maglalaba tayo. For example, mm-hmm. anong unang algorithm? Hiwalay ang puti sa dikolor. Correct. Diba? And even if hiniwalay na natin yung mga yon, mm-hmm. hanapin pa natin alin yung kakamayin, uh-oh. Alin yung pwede sa washing machine, uh-oh. Alin yung ipapadry clean. Correct. At even until nalaban na, mm-hmm. titingnan natin alin yung nakasampay lang, isasampay. Uh-oh. Alin yung ida-dryer. Mm-hmm. No? At papunta pa, i-extend pa natin, mm-hmm. no? Pag natuyo na. Pag natuyo na, tutupiin na. Tutupiin ba or paplansahin? Yan. At may nakita akong ano, may nakita akong invention, no? Mm-hmm. Na ilagay mo lang yung damit, tapos siya na yung magde-determine kung paano best itutupi. Mm-hmm. So, algorithms, no? Yeah. Pwede siyang i-prenogram ng isang programmer. Mm-hmm. Just like tayo, nung mga bata pa tayo, yung mga mm-hmm. babies natin, we teach them how to read and write. Mm-hmm. 1 + 1 = 2. That, correct. Those are basic algorithms mm-hmm. na alam natin. Mm-hmm. Pangalawang mode, no? Paano natututo ang AI? Through data. Mm-hmm. Okay? Pwede mo siyang bigyan mm-hmm. ng spreadsheet or Excel mm-hmm. file, no? Yeah. At siya na yung magta-try mag-make sense or mag-generalize noon. Mm-hmm. Anong halimbawa? Or balik tayo sa metaphor, bata, tao, mm-hmm. no? Mm-hmm. Yung pamangkin ko, mm-hmm. syempre bata, A, apple, B, ball, C, car. Mm-hmm. Car. Mm-hmm. Pero magulat-gulat kami, no, na mm-hmm. alam na niya yung Mazda sa Porsche. Oh. Wala nagturo, eh. Mm-hmm. But paano niya natutunan yon? Mga video games na may cars, mm-hmm. mga pinapanood sa online. Mm-hmm. No? So natuto siya ng sarili niya at nagkaroon siya ng sarili niyang kaalaman what a car is. So ganun po yung AI, no? Kaya niyang matuto because someone taught the AI or it can learn by itself. Mm-hmm. Yun po yung tinatawag na machine learning. Okay. So yun, artificial intelligence, you the programmer or data scientist or engineer, no, teaches the AI to make, kumbaga, parang human-like actions. No? Kailangan mo mag-isip. Mm-hmm. And para magawa yon, kailangan mo siyang i-program or bigyan mo ng data. Ano yung mga examples nun? Kasi nga parang, ang ano natin, lalo na nga sa mga hindi tech savvy, parang, naku, pag AI yan, mga robots na yan, masyadong futuristic yan. Kung mga ganun, no? Actually, pero ano, nung binabagit niya ano, yung Excel, alala ko tuloy, gamit na gamit ang Excel sa akin pag gumagawa akong grades. Yan. I so love it. Pagkalibawa, diba, 20% class participation. 50%, no, sorry, 40%. Mm. Ako, ang dali-dali, pasok ko na lang yung ano doon sa Excel ganun, pack. Na, tapos may lumalabas pa doon, F or pass. diba? Tapos, meron akong ano noon, like report na masasubmit na ito yung failed, ito naman yung pass. Correct. So yun yung nanalala kong ganda example na AI na I had totally taken for granted. No? Pero aside from that, meron pa. Ano pa yung mga, like tayo yung mga kahuntahan natin, ano ba yung mga na-experience ba natin pagdating dito sa AI na to? Actually po, no, pag sinasabing AI, ang inisip natin agad robot. Yun na no? nga. Sa katotohanan, ang AI, huwag tayong maghanap ng robot. Dahil kahit saan tayo sumuling, may AI po tayo, no? So, mula sa paggising, sa buong araw natin, matutulog na lang at gigising na lang ulit tayo, may AI na involved. Anong halimbawa? Ano pong unang ginagawa natin pag gising sa umaga? Hindi mo dilat na matagal. Dapat doon. Nasal. Anong una mong i-reach? Kinahawa. Cellphone. Cellphone. Okay. Cellphone. Kasi titignan mo kung ano oras na. Yes, correct. Oh. Ako naman, pinapatok yung alarm. Ayan. Alarm, di ba? But sometimes, so, maybe sa mga younger generation also, and I'm sure kayo din, isa niyong bubuksan Facebook. Ayan. No? Tapos, bababad kayo 10 minutes, 30, tapos, hala, malilate na kayo. Ayan. May AI po sa Facebook, no? Kakain na lang kayo, kunwari, hindi kayo makapagluto for today, saan kayo titingin? Foodpanda or Grab. Yes. Tapos yung apps na yon yung magde-determine, itong restaurant yung pinakamalapit. Yes. Dito natin bitbitin. Dito natin kunin yung pagkain. No? Pupunta na lang tayo sa opisina.
paano tayo pupunta? Mm-hmm. We could drive. Mm-hmm. Or if wala tayong sasakyan, pwede tayo mag-grab. No? Or joyride. Or joyride. Pass. Yan. Lalamove. Kailalala mo ba sarili niya? Ginawa, package lang. Mo package sarili mo. At saka yung sabi mong dual driving, ngayon ako, I cannot drive without Waze. Waze. Yung mga ganyan. So Waze, Google Maps, no? Mm-hmm. And pagpasok natin sa opisina, ang dami yung mga tools na ginagamit, yung biometrics sa opisina. Mm-hmm. Diba? Hindi mo na kailangan mag-manual attendant. Sometimes, QR code scanner. Tama. Nakaupo tayo sa computer, we're using Word, Excel, mm-hmm. and even madali na magsulat ng email ngayon eh. Mm-hmm. Kasi meron ka ng mga tools na nagko-correct ng grammar Correct. Sa tiyaw dito sa Google, halimbawa merong email, no? Ando na yung option, i-click mo na lang, receive with thanks, me follow on this. Ganun lang, no? Pinipindot ko na lang yung receive with thanks. Tapos, di ba? Hindi na ako magkoconstruct ng email ko. Mm-hmm. Tsaka doon mismo sa email, no, sa Gmail, for example, meron doon nakalagay na categories. Meron kang inbox, outbox, pero sa inbox mo merong social updates, yes, promotions. Yes, so, paano nalalaman ng AI yun? It learns from all of your emails or from emails of other people. No? Mm-hmm. Na, pag ganito yung itsura ng text or nung laman, this is promotion. Correct. Ganon. Yeah. So, uuwi na lang tayo, matutulog, probably magni-Netflix, no? Mananood ng TV at Netflix, YouTube. At itong mga to, they can recommend us. Oh, yan na. Because it knows you. Yun niya yung nakakaaliw, no? Yeah. It knows you. Therefore, it can give you customized. Yes. Customized experience. Nag-curate. Parang inaayos niya yung Kaya no wonder ako talaga, I'm so tawag niyan, glued to my computer. No? Kasi tagang parang feeling ko mas naiintindihan niya ako kaysa sa mga totoong tao. At kaysa sa sarili mo. Yeah, at saka, yeah, sometimes. I don't understand. Nakakatuwa. Naalala ko. Kasi mga ganyan, di ba? Napipredict nila ko anong, based doon sa mga sinusearch mo. Yeah. Kung ano yung para sa'yo nagre-recommend. Yes. Di ba sa Facebook, sa marketplace, ganun din. So, lalabas. Kung ano yung mga usual mo sinusearch. Ito, 11-11. Oh, yeah. 11-11. Ayan, so, kahit na hindi ka bumili, kunwari tumingin ka lang ng earphones. Ayan, lalabas na yan. Kahit hindi ka talaga bibili. Oo. Pwede yung push mo. Lazada. Katulad dito, like ito ha, hindi ko pinopromote ito, pero talagang feeling ko magandang ano to siya produkto. Yung Bose Quiet Comfort Ultra, which is got into the market a month ago. Kakatingin ko ng mga earphones, pinupush sa lahat ng social media ko. Ayun you know, from TikTok, from Facebook. Kaya sabi ko, konti na lang, mapapabili na ako nito talaga. Nakikita mo everywhere, di ba? Ganun, no? Parang, kuminsan nga may pagka-creepy na rin, na parang, hala, parang ito ginugel ko, pero ito lumabas sa Facebook, kaya ito nire-recommend sa akin, di ba? Parang cross border siya. So which brings us to the question, should we be concerned? Oh. Ano ang mga legal implications ng AI in our lives? And bakit importante na matutunan natin yung legal aspects? Mm-mm. Okay, because it's so entrenched, no? Mm-hmm. Kahit saan tayo pumunta, may AI na. Hindi lang tayo aware. And binabanggit kanina, kunwari, mag-search ka lang ng isang bagay, panay na yung push ng gano'n, no? So, sa ganong parte, pupunta tayo sa aspekto ng data privacy, for example. Those are very real issues kasi the more we interact with these, kunwari, browsers or itong mga platform, the more they get information from us. At kung hindi tayo maingat, hindi tayo nagbabantay, they will know us better than we know ourselves. No? So, papabayaan ba natin yung gano'n? But then, if you're giving it up willingly, walang problema. Kasi karapatan mo naman eh. Data mo naman. So, and beyond the person, no, pwede ka saying buong lipunan na yung maging apektado. Correct. So, kung maalala po ninyo, last year, naging issue yung NCAP. No contact apprehension policy. Yes, oo. Diba? May mga city sa Metro Manila, kasama ang Manila, na naglabas ng mga ordinance. No? Ang goal nila is to use AI or computer inventions para bantayan yung kalsada. Mm-hmm. So, mababawasan yung involvement ng mga tao on the road. Mm-hmm. At meron ka lang AI camera tumitingin, oy, coding ba to? Oy, violation ka. Yeah, correct. Tapos makareceive ka na ng love letter. Ayan, love letter. Yes. Tapos, oy, lumagpas ka sa linya. Correct. Hindi ka pa dapat lumiliko dyan. Uh-oh. So,
So hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan ng enforcers. Yes. And alam naman natin no na pag may human element involved, mm-hmm. may potential na mangyari pa. Yes. No? Correct. So by using AI, pwede mong you could help regulate behavior in society. Mm-hmm. But then that leads to more questions. Oo nga eh. Diba na, ano bang extent? You know, in China, mm-hmm. ang ginagawa nila, they have this social credit score. Mm. Okay. So, kahit anong gawin mo, monitored by the government. Mm-hmm. Bibili ka ng tubig versus bibili ka ng Yossi. Mm-hmm. Pag bumili ka ng tubig, you are a healthy citizen. Yes, mm-hmm. You get plus points. Mm-hmm. Pag bumili ka ng Yossi, minus points. Ouch. Tapos kapag sumagad-sagad ka na, lalo na with certain actions. For example, you're critiquing the government, No, you get more deductions. Mm-hmm. At pag nasadsad ka na sa baba, maraming rights yung mawawala sa'yo. For example, right to travel. Ay, naku, medyo concern ako sa ganyan. Mm-hmm. Eh, diba? Parang gin-judge ka na based doon sa AI sa China. Analysis sa'yo. Correct. Parang sinabi ni Atty. Jello, naalala, habang kinukwento mo yan, naalala ko yung isang episode doon sa Black Mirror sa Netflix. Mm-hmm. Yung episode nila about that, nose yung scores. Ayun, ano nga yun? Nosedive. Nosedive. Oh, naparoon mo rin yun. Oo, tapos ganun nga siya, diba? Na parang based on how you are graded, how you're perceived by everyone. Wow. Yun, parang ganun na yung status mo. Dagdag ko lang po, no? I've seen this video, so may mga nagre-report about it. Mm-hmm. Even the Supreme Court, pinopost nila yung mga taong negative yung score or zero. So, talaga? Supreme Court na tong involved dyan. Mm-hmm. So, Supreme Court ng China? Yes. Okay. Talaga? Yes. So, nakakatakot ito, ang problema niyan, di ba? Mm-hmm. AI doesn't have the power really. It's the person who has power over the AI who is the most powerful person. Correct. Diba? Oo nga. Kaya siguro, the next question dyan, what's the status of AI in the Philippines? Meron bang ganyang mga possible scenarios? Oo. Katulad nun, yung sa China, yung nangyari na yun, dito sa atin. Kasi nga, nabanggit na ni Attorney Jello kanina, kung ano na ba yung mga nagagamit natin ngayon. Pero itong status sa China na ganun, may ganun na ba sa atin? Wala naman dito, fortunately. Okay. And maraming constitutional hurdle din yung kailangan lagpasan. No? For example, dun nga sa China, speak against the government, tapos if zero na yung score mo, yung right to travel mo, makakurtail ka makabili ng MRT ticket. We know it's a constitutional right, diba? And it's reserved to laws, diba? And courts. So, wala namang ganun dito, fortunately. There's just one law, specifically, banning the use of AI to create online or child sexual abuse materials. Okay. So, ano yun? This is an RA, no? RA 11390 at or 930. And kahit hindi actual na bata, even if it just looks like a child, if it's created by AI, illegal yun. Okay. Interesting. Wow. Teka lang, di ba? We just had this Facebook trend na teenage version of Judge Jing. Okay, teenage version of yourself. Sa TikTok din So that's a child, no? Pero, well, siguro, pwede they can argue, well, this is not child porn. Uh-oh. And yet, AI can do that, no? Parang yung kung anong version mo, tapos, syempre, yung mukha mo nandun, tapos yung itsura mo, talaga mukha kang pinabata, all that. Ang tawag po sa ganun, deepfake. Deepfake. Okay. No? So, you're making it appear like kayo yung nagsasabi ng ganun bagay, or kayo yung, it's your appearance. Uh-huh. And, yun, they're making it appear like kayo. So, kahit na hindi nyo sinabi, so ayan, may ganong issues yan. So, in theory, anything is possible with AI. So, you can use it for good. Nabanggit nyo nga kanina, no, sa, in a noontime show, they used AI para mapalitan yung mukha ng performers as an homage to comedians. Yes. So, sila Dolphy, Redford White. As in, pinalitan yung mukha. Mm-mm. And, we're okay with that because may entertainment value. Mm-hmm. But we need to look past it. And, well, siguro trabaho natin yun as lawyers and policymakers to be skeptic about these things. Correct. So, yes, it has its potential to make lives easier and to help us enjoy things in life. Mm-hmm. Pero meron din siyang, you know, with the
bad mind or with a mind na malikot. Oh, oh. Para lang siyang photocopy. No? Oh, photocopier or kutsilyo. Pwede mong gamitin yung kutsilyo pang luto but at the same time, pwede mong gamitin panakit. Yan. Photocopier, you could, dumali buhay natin nung photocopier but then at the same time, pwede kang mag-document, mag-alter. At mag-plagiarize. Correct. Diba? Meron akong ano pala, ano nga to, question regarding dun sa, kasi may nabanggit ka ng law, sabi mo nga, isa pa lang, isang law yung nag-regulate ng AI natin. Meron bang mga bills man lang, no? Aside from this law which regulates yung the use of AI nga dito sa masasabi natin na magagamit siya sa child pornography. Ano naman ang status nitong mga, kung meron man, no, mga bills na which will affect din yung AI dito sa atin? Apo, sa kasalukuyan, may tatlong bills sa Congress ngayon. No? Senate, wala pa. And invariably, itong mga tatlong bills na to, they want to create an authority. Not a new agency per se, no, but this entity would be composed of DOST. So they're looking at the whole of government approach. Okay. DOST, Intellectual Property Office, DTI, Innovation Council, etc. So nasa first reading pa lang, first reading pa lang a few months ago. Okay. Currently pending sa committee level. Okay. So regulate ang AI technology, the use of AI technology, etc. So may isang version ng bill na prohibiting a specific use, no? The use of AI to, for example, credit scoring, yung mga very, yung alam nating lumagpas na to sa linya, masama na to, so bawal to. Yeah, to cost, or to use it as a tool for fraud, no? So yung mga deepfakes din, malamang ma-regulate din. Or kaya ba, meron na bang nagre-regulate nun sa, like nga, sa deepfakes? Wala, lahat na ata. Kaya sabi ko, buti na lang ako, mukhang ako na lang sa mga kaibigan ko, hindi pa gumagamit ng deepfake. No? Ay, yan, nagamit ko na pala nung nilagay ko yung mukha ko sa katawan ni Andrea Brillante the last 2021. O, yung mga gano'n. sa ibang laws, no? Pupwede pa rin siyang mara, no? I go there, no? If you use deepfake, for example, to commit estafa. Sa cyber. How about, for dating? Pag-fishing naman. No. baka civil code. Civil code. Civil code na damages. Human relations. Human damages. Poser ka pala. Kung alam ko lang, poser ka. Pwede bang ma-meet ko yung AI mo, kami na lang? So, kaya babalik po ako sa unang question, no? Bakit mahalagang pag-usapan ang legal aspects? Oo, yan. It's because, dahil palasak na yung AI, we need to rethink yung mga batas natin. How does AI affect, for example, transportation law? How does it affect labor law and taxation? It leads to many policy questions. IP pa, intellectual property rin, di ba? Ang dami yung aspeto. Tapos yung sa ethics din, mapasok siya. Yung sa, ano ba to, paano bang gagawin dito? Sabi nga, the ethical consequence of using AI, mga ganyan, no? Pero, di ba, we can agree that AI makes our tasks, our jobs easier. So, baka pwede pag-usapan, how does this also impact the legal profession? Oo, yan. No? Specific kasi, lalo na si Chief Justice Hismundo, di ba, sinabi nga niya na the Supreme Court is embracing technology. Di ba, meron na nga tayong episode nung e-filing. Tapos nga, AI will also be integrated in court processes. Oh. So paano yun? Anong advantage at saka disadvantage sa AI in in the justice system and even in the legal profession? Providing easier access to justice or giving life to that. We could look at it from the lens of the users or the people involved in the justice system. So kung lawyers ang pinag-uusapan, contract drafting. Contract review or drafting. Yun yung isa sa mga pinaka ayaw natin gawin. So, no sugarcoating. Ganyan. Ginagawa natin, copy lang tayo ng template, ganyan, no? But with AI or generative AI, pwede tayong, dinemo ko na. So, nabanggit yung po kanina nag-lecture ako sa MCLE. And one of the audience's comment or request, sir, pa-demo ng ChatGPT. Oo nga. So, sulat ako,
write a deed of crowdsourcing. Mm-hmm. Ah, sir, ano, deed of absolute sale, ganyan. Mm-hmm. So, write a deed of absolute sale. O, anong ibibenta? Mm-hmm. Parcel of land, ganyan. Mm-hmm. Parcel of land in this area. Mm-hmm. The price, ayun, how much, mm-hmm. who are the parties involved, where do they live. So, just give it a good prompt. Mm-hmm. Ninilagay ko pa sa dulo. Use Philippine format mm-hmm. or Philippine yes. forms. Mm-hmm. Within 5 seconds, nakaproduce na siya ng napakahabang, basta mahaba, no, passable na kontrata. Mm-hmm. And sa dulo, may notarial portion. Oh, wow. So, did you see that? Good to go na. Good pwede to, na i-print. Well, yes. Pero gaya nung binanggit nyo kanina, kailangan pa rin bantayan. Yes. No? Pwede kasing generic lang din siya. Boilerplate contracts na natutunan lang niya all over the internet. Mm-hmm. Pero if you have your own specific peculiarities, no? You know, pag may pacto director or whatever, mm-hmm. no? Kailangan nyo pang ilagay doon. Mm-hmm. So, yun. So, hindi naman ibig sabihin na porque, kasi nga katulad niya, naisip ko, pagka hindi ka rin abogado at natutunan mo to sa ChatGPT, sabi mo, eh kesa mag-harpa ako ng lawyer, paggawa na lang ako nito mga simple contracts, ba't pa ako magbabayad na retainer sa mga abogado, di ba? That's possible. Pero nga, paano kung meron kang specific na kailangan dito? Right. Ito nga, from all over ang sources niyan. So, it doesn't mean na itong pleading na to, ay itong whatever yung contract na to, na ginawa, template na ginamit, eh talagang maayos, di ba? So, hindi naman, kasi fear din ng iba, ang mga doktor daw, mga abogado, baka ma-ano na rin, ma-eradicate, ma-eliminate na tayo, mabawasan. Oo nga, kasi halimbawa yung sa doktor, di ba? The doctor usually asks the following questions. Uh-oh. Okay. Anong pakiramdam mo? What's your temperature? Uh-oh. What's your BP? Etc. What if ang isang AI can do that for you? Enter mo na lang yung temperature mo, BP mo, or something. Tapos meron ng diagnosis agad. Sabihin, may cancer ka. Biglang ganun eh, no? Diba? Iba pa rin. Okay. Anyway, nako. Dagdagan ko lang po. Sige lang. So, from the point of view of the lawyer, now in courts, for the judges, for example, pwedeng decision-making tool, no? Mm-hmm. Kumbaga, input mo lang yung facts of the case. Correct. And then, pwede siyang mag-recommend, no? Yes. Not guilty. Correct. Ako, meron akong project sa school, no? It was about Article 36, so psychological incapacity. Mm-hmm. So, parang, may question was, pag an Article 36 case goes up to the Supreme Court, given certain facts, so may allegations ba ng abuse, alcoholism, aling factor yung kailangan mong i-cite at i-prove para mas mataas yung chance mo na manalo sa Supreme Court. Mm-hmm. So, that could also help, no? Unfortunately, yung resulta nun, kasi it was just 61 cases, tapos 7 cases. Ang review ng AI. Pinabasa ko sa AI. Okay. Mm-hmm. Pinabasa ko sa kanya, tapos 7 cases lang yung na-nullify yung marriage. Oo, tama. So dahil sa sobrang konti noon, hindi rin reliable yung resulta. So decision making. So imagine, no, if we can only put all of the court data there so that it could learn. That would amazing. Be great. Yeah, maganda. At saka para din, please lang, no. I mean, although sinasabi nga naman nila every case is different, can we have some consistency in decisions? Mm-hmm. 'Di ba? So pagka ganun, no, if you feed mo sa AI and AI can help, no, establish what is the consistent ruling. Uh-oh. At least. As a reference. Uh-oh. Pero hindi pa rin dapat na mag-take over dun sa ano. Hindi pa rin, ultimately. You're amazing. Amazing, sayang, grabe. No? Ang dami pa sana natin pwedeng tanungin. Kaso nga, wala na, kulang na tayo sa oras. So, ano na lang, last question for today, Attorney Jello. Anong fearless forecast mo? Talaga fearless forecast. Tungkol dito sa AI, lalo na nga dun sa aspetong legal. Dito sa Pilipinas, kasi nga sa ibang bansa maaring mas advanced na doon, pero dito sa atin ngayon, anong nakikita mo? Yes. Especially with the bills, yung bill na pending, etc. Well, una po sa lahat, no, AI is here to stay. Yeah. Mm-hmm. Hindi na natin maikakaila, hindi na natin maitatago. It's already here. As mentioned, everywhere we look may AI. So fearless forecast, we have to be able to cope with it. Mm-hmm. So, it involves yung entire system natin, the government sector, the private sector, working hand in hand. So, kailangan natin ng more trainings, for example, bridging skill sets. Yun yung isa sa mahalaga. Madaling sabihin, no, na as mentioned, yung fears natin na mawawalan ng trabaho yung mga tao. But then again, with any new innovation,
may mga bagong set naman ng trabaho. Yes. No? Nung na-invento yung train, for example, syempre, yung mga fa-face out, yung mga nagkakalesa, for example, yung mga rickshaw, yung mga mga pajak, ganyan, no? But then with that, came a lot of new jobs. So engineers, steam engineers, nagkaroon ng industry for railroads. Yes. So ganun din po dito sa artificial intelligence. We are creating, we could create more jobs. But the question is, how do we bridge the gap? Correct. And lalo na, ang bilis ng takbo ng technology, kailangan natin ng maigi o masigasig na training to at least maitawid natin yung mga tao to assuage the fears. Yes, meron talagang mga trabaho ang apektado, but the government, the private sector, kailangan tulong-tulong po tayo para maitawid natin yung Pilipinas sa mundo ng AI. Ayun, ako, napakagaling. Ibig sabihin, you either shape up or you shape out. Oh, diba? Yeah. Diba? Ang ganda, ang ganda. Another informative discussion. Correct. No? Perfect. Yan. May bago na naman tayong natutunan, mga kauntahan. Again, maraming salamat, Atty. Jeno. Yes, oo nga. Yeah. I agree talaga to ni Al. Parang kulang pang oras kulang natin. Talaga, no? So, ang dami habang nagpapaliwanag ng si Atty. Jeno, ang dami na naglalaro sa isip ko yung mga iba-ibang consequences nito. Eh. So, thank you again, Atty. Jeno, for that. But before we end, meron ka bang huling paalala para sa ating mga kahuntahan tungkol dito sa topic natin on artificial intelligence and the law? So, tatlong bagay po, mga kahuntahan, no? Una, maging mapagmatyag. So, maging mapagmatyag kasi everything we do online, merong tayong data na binibigay sa mga algorithms, no? Sa mga companies na nagpapatakbo ng mga algorithms sa to. So, pangalawa, maging masinop. So, mapagmatyag, yes. Maging masinop kasi tayo, mahilig tayo mag-post sa social media, mag-TikTok. But then, nakakalimutan natin na yung interactions natin in these platforms, we are feeding our data. No? Even when we post yung mga pictures, kunwari yung mga bata, no? Pinag-usapan natin yung child abuse material. So, pag-post tayo ng post ng mga picture ng mga anak natin, that is material for evil deeds. No? At pangatlo po, mag-aral, matuto. Kasi technical tong AI, yes. Pero pag naintindihan na natin na at the end of the day, kasangkapan lang naman natin siya kung paano mapapadali ang buhay at inaral natin ang limitations, no? Limitations at advantages, disadvantages ito, then we know kung paano natin ina-navigate ito. So, yun po. Yeah, well said. Nakakatuwa. Thank you, Atty. Jeno, again. We cannot thank you enough. Oo nga. Sana ma-invite ka ulit namin next time, no, for another topic or maybe a part 2 of the AI topic. Correct. Atty. Jeno, maraming salamat talaga. At yun na nga, next time ulit, ha? Baka nga, pwede rin ito na parang offshoot. Kasi marami pa tayong maiisip tungkol dito, eh. Ha? Next time ulit. Umuo na siya. Yay. Thank you again for that. And that's all for now, mga kahuntahan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagtangkilik. Ako po muli, si former Judge Jing Uyenco Nolasco. At ako naman po, si Attorney Al Jumrani. Samahan niyo po kami ulit next week, ha, dito sa paborito niyong Legal TV talk show na For the People, By the People, of the People. This is the People's Court.